John XP po, content creator OFW sa bansang Bahrain. So guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, no. Guys, kahapon hindi ako nakapag-vlog. Nag-off muna tayo sa pagba-vlog kasi off din ako sa trabaho. So para maiwas-iwas ang burnout sa pagba-vlog din, guys, no. Kasi pagod din eh. Nagpahinga muna tayo para may pahinga yung utak para ma-refresh, no. So sa mga taga-suporta nating mga ka-XP diyan, maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Jeans Vlog. Correct me if I'm wrong. Teka, check ko nga yung number niya kung ano. Yeah, Jeans Vlog. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kasi lagi pag photography topic ang tinatopic ko is andiyan dyan kayo lagi nagko-comment. Maraming maraming salamat po. Ito po yung channel niya. And then ngayon, may panibagong tanong na naman. Si Imay D ulit. Sabi niya sa akin, Quiz John XP, salamat sa pag-shoutout. Ito naman, bagong question. Anong pinagkaiba ng mobile photography at DSLR photography? O sige, let's say sa lahat ng camera and mobile, no? Anong pinagkaiba? Maraming pinagkaiba yan. Ito yung pinakaayaw ko. Ayaw ko kasi nga nag-advise ako kung kaya naman ng camera, ng mobile. Mag-mobile photography lang muna. Pero parang ano kasi yan, guys, eh. Parang CEO tsaka ano yan eh, CEO ng kumpanya tsaka employee ng mga kumpanya. Parang ganun yung comparison niyan. Ano-ano nga ba yung pinagkaiba niyan? Tara, pag-usapan natin yan. Ito yan, guys, yung pinakaunang pinagkaiba, no. Yung pinagkaiba niyan is yung pixel size, guys. Ito, ilalabas ko na lang dito yung meaning ng pixel na yan sa camera. Yung pixel sizes yan yung may point ng mga color, or let's say point ng mga color dyan sa sensor natin, sa camera. May nagsasabi, especially sa mobile photography, no, sa mobile, na may mga matataas silang pixel, katulad mga 12, tapos may kaparehong ganito sa DSLR or sa camera na 12 megapixel or 14 or 16. Actually, guys, marketing strategy lang yun ng mobile. Kasi nga para bilhin at para bumili sila, especially yung sa ano niya, sasabihin nila yung megapixel ng camera nila, which is na hindi naman totoo. Kahit na ipagka-comparison yun, napakalaking, ano niya, napakalaking pagkakaiba niya yung megapixel na tinatawag na yan. Yung kulay, yung ano, especially sa, ano, sa pagmaliwanag na maliwanag or madilim na madilim, tignan mo. Ang layo ng pinagkaiba nila, yun yung makikita at makikita mo dyan sa pinagkaiba ng mobile tsaka ng camera photography. Pero hindi ko naman minamaliit ang mobile. Tulad na sinabi ko nung last vlog, kung anong kaya, yun lang. Pinagkaiba nila, guys, no, yung mobile sa camera, yung crop sensor na tinatawag. Dito nagkakaroon ng complicated or complication sa lighting na pumapasok sa, especially pag low light na, guys. The more na maliit yung sensor ng camera, the more na nagiging complicated yung pagkuha nung ano. Kung makikita mo sa phone, pag low light na siya, yung medyo nagkakaroon na siya ng foggy na mga ano, yung nagiging grainy na. Kasi maliit na maliit lang siya. Alam ko lang ang pinakamalaki lang na mobile sensor sa camera is yung Huawei Pro. Yeah, Huawei tayo, no. So Huawei P30 Pro, 'yun yung isa sa pinakaano, pero 20 times na pinakamaliit pa 'yon from the DSLR or camera sensor itself, no. So ganun pa rin 'yon kahit naman nasabihin natin 'yun yung pinakamalaki. Complicated pa rin siya sa sensor niya. Pero alalahanin mo, kahit ano man yung kaliit, walang problema yan. Kung ano yung kaya ng budget, yun at yung pa rin yan, di ba? May sumunod, guys, no? Part 2 ng exposure triangle. Kung makikita mo to lagi sa photography, kailangan to kasi ito yung setup na nagpapakompleto sa ano ng photography mo. Yung aperture yun yung nagkocontrol sa ilaw or sa liwanag na papasok dun sa sensor mo. The more, the smaller na meron kang aperture na kayang ano nung lente mo at saka nung camera mo, the more na ano sa low light kaya niya. And then yan yung aperture, yan pa yung nagpapaano sa ano
siya yung nagpapa-blur nung background natin din, no? Sa ano, although na yung sa camera may mga app na nakaya ng ganun, lalo na yung sa portrait. Pero iba pa rin kasi yung sa DSLR. Hindi ko naman minamaliit, guys, ha? Kasi tulad ng sinasabi ko, kung ano yung kaya ng budget, kung mobile lang kaya ng budget mo, go ka lang, doon walang problema. Kaso yun yung pinagkaiba, ang pinag-uusapan natin dito pinagkaiba. Pero pwede rin tong iano sa vlogging. Sa vlogging tsaka ano, itong topic natin, kung ano yung pinagkaiba. Same lang to sa photography. Yun lang din ang mangyayari at mangyayari dun, guys, no? Pero hindi ko sinasabing kailangan nating kung magiging photographer tayo, kailangan nating magkaroon ng DSLR. Kahit mobile, pwede yan. Lalo-lalo na sa street photography. Ano naman yung sumunod dyan, guys? So, ito yung pinakamalaking advantage ng DSLR sa mobile phone. Yung meron si, ang ano kasi, hindi naman lahat ng DSLR may ganun, no? Yung camera is may detachable lens na tinatawag. Yung kaya magano ng focal length tsaka focal equivalent nang i-shoot mo, yung gaano kalayo, kung gaano kalaki, kung gaano kaano, yun yung wala yung mobile, no. Yun yung isa sa napakalaking bagay, parang ano yun eh. Kung sa basketball tambak na tambak yung kalaban dito sa way na to, no, sa topic na to, kasi nga hindi kaya ng mobile na magkaroon ng ganung mga equivalent ng focal length. Saka focal ano. Yun yung isa sa ano eh, isa sa pinagaanuhan. Although na yung iba kaya na ng zooming, especially yung P30 Huawei, pero iba pa rin yung ano niya, iba pa rin yung quality na makikita mo doon, kayang ibigay ng DSLR sa picture na ipopost mo or ipapabayad mo sa client, especially sa photography, no? Kung pinagkakitaan mo at mobile lang, hindi magandang tignan. Yun yung isa sa mga bagay na pinagkaiba nila, yung focal length at focal equivalent ng mga lenting kayang ibigay ng DSLR. Ito yung pinaka last but not the least ko, guys, yung optical zoom, no. Ano rin naman to, connected din man to sa mga ano kanina, sa focal length saka sa focal equivalent ng ano ng lente. Yung optical zoom kasi ng ano, guys, to make the long ano na lang, to make the long story ano na lang, short na lang. Yung optical zoom kasi ng SLR pag 18 kunari 18 to 55. 18 to 55 talaga siya. Kahit i-55 mo pa yung shoot mo doon, kunari 85. 18 to 55, diba? Kung 18, nasa wide ka, yung pa rin yung magiging ano niya, magiging equivalent or magiging quality ng picture na picturean mo. Pero pag yung ano, yung camera phone is winide mo siya, nag-iiba yung ano niya, nag-iiba yung quality niya, guys. Mahalata mo yan, especially pag meron kang camera in both ways. Hindi siya magbibigay ng same wide angle dun sa 18 na tinatawag. Kasi ang alam ko diyan sa phone is 35 lang yung pinaka-equivalent yung focal length sa phone. Every phone na lang ko 35. Tapos pag ganyan, pag sa super zoom na, kunwari may 70 to 200 ako, yung sa 200, same pa rin ang quality ng makukuha. Dun sa, let's say yung Huawei, kasi yun yung mga super zoom na ngayon. Magano yan ang tawag na diyan is hyper bridge yata ang tawag doon ng Huawei P30 Pro. Tapos gumagamit pa siya ng AI, kaya nag-aano pa rin yung quality niya, naglo-low quality siya. Hindi siya yung the same na quality na binibigay ng SLR. Especially kunwari sa mga billboard, kailangan SLR yung gamitin mo. Kasi nga pag nilakihan mo yung mukha nun at phone lang yung gamit mo, guys, nagpipixelated siya. Kahit i-photoshop mo, hindi kayang anuhin. Kahit lagyan mo pa ng mga grainy-grainy yan, hindi kayang tahiin ng Photoshop eh. Unless siguro pag expert na expert, kasi hindi ko alam expert sa Photoshop, pero may mga idea kung paano mag-Photoshop. Pero alam ko hindi kayang i-ganun yun. Mag-iiba pa rin yung quality. Unless talagang lalagyan mo lang ng arte, lalagyan mo ng ano para hindi mahalata. Well, kasi sa ano naman ngayon, sa era ngayon, guys, especially sa mga social media something na tinatawag, tulad ko, nagba-vlog-vlog tayo. Pinaka-easiest way sa akin, phone pa rin, tapos ito, DJI Osmo, which is hindi kung ako yung ano, nahalata ko na hindi kayang ibigay ng phone tsaka ng Osmo, yung kayang ibigay ng DSLR, especially sa mga quality na ano. Pero guys, tulad ng sinasabi ko, hindi yan sa ano, sa camera. Depende yan sa kwento, depende yan sa content kung nasa vlogging industry ka, depende yan sa kunwari, magta-travel ka, phone lang yung dala mo, okay lang din yan, guys. Wag kang magano na kailangan may DSLR ka. Kung hindi naman kaya ng budget, wag na magdala or wag nang bumili.
Kasi hindi naman ano yan, advisable, especially sa pandemic. Wala akong minamaliit dito, wala akong inano. Inaano lang natin yung difference ng mobile tsaka ng camera, kung ano yung pinagkaiba nila. Pwede rin natin tong i-apply sa ano guys, sa vlogging, no? Kung ano yung pinagkaiba. Kaya nga yung mga ano talaga, yung mga kumikita na sa vlogging, magaganda na yung camera din nilang ginagamit. Kasi nga parang hindi sila nahihirapan sa pag-i-edit mo. Yun yung isa sa mga nahalata ko at natutunan ko sa pagbablogging, yung pinagkaiba nila. Pero para sa akin, the more smaller, the more compatible, the more easy to use, yun at yun ako, kasi especially nag-everyday vlog ako. So hanggang dito na lang po ako. Saludo ako sa lahat ng OFW na kikipagsapla na sa buong mundo, lalo-lalo na po sa mga frontliners natin dyan na tumutulong sa gipin ang COVID patients natin. Kahit binubuhis nila yung kanilang buhay, maraming salamat po sa inyo. Support Filipino vloggers guys. Hanggang sa muli. Go next week. Masalam. Bye-bye.